انصر اهل غزة، اللهم احفظ اهل غزة، اللهم احفظ اولاد غزة، اللهم احفظ بنات غزة يا الله، اللهم احفظ شيوخ غزة يا الله يا ارحم الراحمين، اللهم انصرهم فانك انت خير الناصرين، اللهم احفظهم فانك انت خير الحافظين يا الله يا ارحم الراحمين. Free Palestine. Save Gaza. Save Gaza. Alhamdulillah. As Israel, we are determined to continue the war for the next 2 months. Ibig sabihin, after the ceasefire, 2 buwan ng walang humpay na gera, pambobomba at pagpatay ng mga sibilyan ang mangyayari. Kasi ang gusto ng Israel, linisin na ang buong Gaza Strip. Hindi na makakabalik sa mga bahay ang mga tao, itutulak sila sa disyerto. That is ethnic cleansing. Yung mga pinapatay ngayon, halos 20,000 na. That is genocide. And there is intent to commit genocide based on the pronouncements of many Israeli officials. Kaya po, hindi tayo magpapahinga. Hindi tayo titigil, hindi tayo mananahimik. We will stand with Palestine until Palestine is free, until the whole world is free. Hindi po nagkumpisa ang gerang ito, ang karahasan sa Gaza noong October 7, 2023. Dahil ang dami pong nakadetain dyan, illegally, sa Israel ng mga Palestinian, mga bata as young as 7 years old, 11 years old, dinidetain po nila. Nag-umpisa po ito sa aggression at yung illegal na occupation ng Israeli government sa mga natitira pang lupa ng mga Palestino. It has to be ended. And it has to end now. Hindi nila alam simula noong 1948 yung nangyari sa October 7, yun ang nangyayari sa mga Palestino. Ako po ay taga Marawi, totoo po yun. Nakaranas din po kami ng 6 buwan na bakbakan sa Marawi City mula po sa dahil sa bakbakan ng grupong kasundaluan at ng mga terorista umukupa sa aming lugar. Alam po namin ang pakiramdam na makita mo ang iyong kinalakihan na tahanan, komunidad na mawasak. Hanggang ngayon hindi pa po kami nakabalik. Ito na po ang tamang panahon para kayo ay gisingin at gumising sa katotohanan dahil hindi po natin alam na darating ang panahon na tayo mga Pilipino ang mangangailangan ng simpatya na sa humanidad. Alam po natin may problema tayo sa mga kapitbahay natin ng mga bansa. At hindi natin alam, sana hindi mangyari na tayo naman ang humingi ng ustisya, tayo mga Pilipino. Kaya ngayon po, magkaisa tayo sa ngalan ng humanidad. Ang provide rin ng ibang ruta, but they cannot stop us here kasi magbubulo yung buong roads po iba. Yun ang pressure point natin. Bakit ang daming pulis? May mga kriminal ba dito? Wala! May mga kriminal ba dito? Wala! Kasi pinoprotekta ng mga pulis yung harapan ng Embahada ng Amerika. Hindi ba Pilipino ang pinoprotektaan? Ba't ganun? Bakit ganun ang pinoprotektaan ng Embahada ng Amerika? Hindi yung mga Pilipino, maglalakad lang tayo, magpapayag lang tayo. Hindi ba tayo pwedeng maglakad sa sarili nating bansa? Hindi ba tayo pwedeng maglakad sa Rojas Boulevard? Hindi ba tayo nagbabayad ng buwis taon-taon?
Pero pag maglalakad tayo, bawal? Basta umiwas lang sa'yo. Oh! Update! Pwede na tayo magmarcha. Pero, iiwas na tayo sa US Embassy. Okay. Hindi naman papasok eh. Let it be known, November 25, 2023, ang pinotektahan ng PNP Manila Police District, hindi mga Pilipino, kung hindi ang Embahada ng Amerika. Magmamarcha po tayo, pupunta tayo sa Del Pilar, lalabas tayo sa Petro Hill. Babalik tayo sa Ross Boulevard. Hindi man natin madaanan ng US Embassy, ang mahalaga na kapagpahayag tayo at makakarating tayo sama-sama sa CCP. Mabuhay po kayo! Mabuhay mga kasama! Tutulak po at tutuloy ang ating marcha papunta sa CCP! Mahal ang Pilipinas, mahal mo ba po? Malapit lang mapatag ang tsinelas, pero mahirap pa rin tayo. Walang makain, walang tirahan, ang hirap umanap ng pagtapitan. Bakit ganito? Bakit? Oh! Mahal ko Pilipinas, mahal mo ba ako? Malapit ang mapatag ang tsinelas, pero mahirap pa rin tayo. Something to do with ideology or religion, I urge you, ladies and gentlemen, mga kaibigan, disassociate yourself from that thought, because this has never been about religion. This has never been about the fight between and among religious groups. This is about the freedom of a certain group of people na hanggang ngayon ginagamitan ng aggression para mawala sa kanilang lupang tinubuan. Tayo po dito nakikisa sa Palestine na dapat wakasan na ang illegal occupation. Tama ho ba?